Sa sabak na sa pagsasanay ang NASA 285 na nangangarap maging ganap na sundalo ng bansa, kahapon sa opening ceremony ng Candidate Soldier Course Class 634 at 635 2020 na ginanap sa 9th Infantry Division Philippine Army Camp Ilias Angeles, Pilicamarina Sur, kinumpirma ang mga ito ng pamunuan ng 9th ID. Sa harap ng kasundaluhan at pamilya ng Candidate Soldiers, ipinakita ng mga ito ang tibay at tatag. Pinatunayan din ng mga ito na handang-handa na sa larangan ng anumang pagsasanay. Ayon kay Major Jerjim A. Dimalibot ng Division Public Affairs Office, sa 479 na aplikante, nasa 300 ang nakapasa. Ang 285 na mga lalaki na binubuo ng 71 college graduate, 39 college level, 62 vocational course graduate at 113 high school graduate ay sasailalim sa Division Training Unit sa 9th Infantry Division. 67 ang galing sa Albay, 5 sa Camnorte, 132 sa Camarines Sur, 14 sa Masbate, 22 sa Sorsogon at 41 naman ang sa ibang rehiyon. Ang 15 naman ng mga babae ay sa Tarlac magsasanay. Bali, ang training po nila is basic military training, which maglalas po ng 4 months. Then, papalo po natin yan ng jungle warfare, jamok, mga 45 days po ito. Dito po sila sa DTS natin, sa DTU natin, magte-train naman. Kaya nga sinabi natin, more on professional na po yung training po natin. Ipinahayag naman ni Major General Fernando Trinidad, ang commanding officer ng 9th ID, na ang bilang ng mga bagong sundalo ay malaking tulong o dagdag pwersa sa mga kasundaluhan upang labanan ang insurhensiya sa bansa. Napakalaking dagdag talaga ito sa dito sa 9th Infantry Spear Division. Hindi naman ligit sa lahat na mayroon akong tatlong battalions na hanggang ngayon nasa Mindanao pa, tsaka isang brigade headquarters. So, ngayon nadagdagan kami ng ganito karami, siguro matatapos sa amin talaga siguro yung gera dito, yung insurgency dito sa buong Bicol Region. In fact, mayroon pa kaming isang batalyon na i-activate, yung 22nd Infantry Battalion. So, itong mga ito plus yung batalyon na i-activate namin, siguro naman makakaya na namin na matapos talaga itong insurgency dito sa Bicol Region. Sa kabila ng mga engkwentro sa pagitan ng militar at mga pinaghihinalaang NPA, siniguro ng opisyal ang mapayapang rehiyon dahil na rin sa kanilang pagsusumikap na matuldukan ang problemang pangkapayapaan. Actually, isa sa pinakamaganda talagang ginawa ng gobyerno sa pamumuno ni Presidente Duterte, ang pagtatag nitong National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Itong LCAC nga na to. Dahil itong LCAC na ito yung talagang sagot kung bakit nagkakaroon. Ito yung mga concern kasi ng mga kwan, ng mga tao at mga tao doon sa mga liblib na lugar kung saan namamayagpag ang mga armed group. So itong mga encounters na ito, resulta ito ng mga nagawa na pinasok ng mga regional task forces natin para mapaigi yung buhay ng mga tao doon sa mga liblib na lugar. Kasi sila na mismo yung mga tao na ito natutulungan natin, sila na mismo yung nagsusumbong sa amin kung nasaan ang kalaban. Mula dito sa Pilicamarina Sur, Tere Eraula, BSTV News, Philippines.